Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang ating banal na Eukaristiya pagunita kay San Ignacio de Loyola, pundador ng mga Hesuita, ang kapisana ni Jesus, ang kanilang motto, Ad Maiorem Dei Gloriam, sa Tagalog, sa Pilipino, ibig sabihin para sa mas ikadadakila ng Diyos. Mga kapatid, aminin natin ating makasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Ignacio de Loyola para ilaganap sa tanan ang lalong ikadarakila ng iyong ngalan. Sa tulong niya at sa pagtupad sa kanya, sa pakikihimok dito sa lupang ibabaw, kami naway paghindapating maputungan kasama niya sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito, 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10th araw ng 7th buwan, araw ng pagtubos, hihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50th taon. Ipahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga ng tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga
bago dumating ang sunod na taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga. Kung iilang taon na ang natitira, mas maliit ang halaga, sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani. Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nang aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Palad ang inuusin sa gawang buspos ng bait, pagkat may kakanting langit. Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya'y nakakagawa ng mga himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias, na asawa ng kapatid niyang si Pilipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo, sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang karawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin ito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig sa mga panauhin, iniutos niyang ibigay yun sa dalaga. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dinala naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya
mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Pahalagahan natin ang pista ng Panginoon. Ito'y pagkakataon upang may panahon tayo upang magpasalamat, isipin ang kabutihan ng Panginoon sa ating buhay. May panahon sa pagtatrabaho, pagpapagod, minsan ay sa dami ng ginagawa ay hindi na natin napag-iisipan kung ano ba kahalagahan ng ginagawa natin. Sa mga kapistahan, ito'y panahon upang tayo tumigil, magpasalamat. May apresyasyon tayo sa mga kaloob ng Diyos sa ating buhay. Sa ating ebanghelyo, ayon kay San Mateo, dahil ang ating patron po ay si San Juan Bautista, at humingi po ako ng dasal sa inyo. Eh kasi po, eh siyempre gusto ko po na mas masaya. Imbitado po natin si Cardinal Advíncula, ngayon pa naman ang pagdalaw niya. Ako po'y sarado ang simbahan. Yung relikya para kay San Juan Bautista, patron natin, at meron tayong relikya, relics para kay San Roque, kasi siya kaibigan natin sa pandemya, ay hindi ko po alam. Wala po akong ganong masabi, kung hindi nagtitiwala lamang ako sa Panginoon, sa kanyang karunungan. Ang ating ebanghelyo ukol kay San Juan Bautista. May kasamaan sa mundo. Yung mga mabubuti, huwag natin asahan kung mabuti tayo dito sa lupa, kagad ang gantimpala dito. May gantimpala pero sa kabila. Kung kailan, maghintay po tayo. Nasa Diyos, nagtitiwala po tayo sa Diyos, naglalakbay. Alam lang natin na sinasamahan tayo ng Panginoong Hesus sa ating mga pinagdadaanan. Ang gantimpalang nakalaan para sa atin, tsak po yun, sigurado po yun. Kung kailan, sabay-sabay po tayong kumapit sa Kanya. Pero meron po, si San Juan Bautista po ay gumawa ng mabuti. Pinapaalala lamang niya na yung 10 utos, dapat sundin natin. Yung Haring Herodes na gusto yung kanyang kapritsuhan. Biro mo, asawa ng kapatid mo, kinakasama mo. Kahit hari ka, hindi ka mas mataas sa utos ng Diyos. Pinapaalala ni San Juan Bautista sa hari ito. Ay siya'y pinakulong, pinaresto at pinugutan ng ulo, nag-alay ng buhay ang ating patron. Ganyan po ang at ito po yung misyon ni San Juan Bautista upang ipaghanda ang daan ng Panginoon. Siya po'y nauuna para mas mapadali, mapaghanda yung mga tao, yung may disposition, nakapagsisi na sila. Mas nakikinig sila, tinuturo, ito ang kordero ng Diyos, hindi ako ang Kristo, siya. At nung binalita na ito kay Jesus, si Jesus naman ay yung nauna sa kanya, ay pinatay na. Magpinsan nga sila. Alam ni Jesus na ang misyon niya ay titindi, at ang tadhana niya ang kapalaran. Yung pinaka-misteryo, misteryo Pascual, pagpapakasakit, kamatayan. Ngunit may muling pagkabuhay ay napapalapit na. Ipagdasal niyo po ating komunidad, ating bayan. Hindi lang ako nag-aagam-agam. Baliwala yun. Sige na po. Siyempre, ako'y tao lang. At saka gusto ko, kung may paghahanda, gusto mo, maayos ang lahat. Kaso hindi. Iba? Yung mga pinaplano natin, di naman nangyayari sa gusto natin. Di naman masama managinip, di naman masama mangarap, di naman masama na maging masaya ang lahat. Kaya lang, hayaan mo na yan, makulang yun. Ang mas mabigat siguro yung dinaraanan ninyo. Yun. Ilang linggo na naman tayong ganito.
Hindi makakapagtrabaho. Di walang sweldo. E paano yung pagkain? Mahirap yung mamatay. Mahirap yung magkasakit. Kung di ka nga mamatay, di ka magkasakit. May pamilya kang pakakainin. Hindi po ba? Alam ko ito yung mga katanungan na wala ko may bibigay. Matagal na tayo dito. Kapus na yung aking pagpapaliwanag. Ako rin ay nagtatanong, ngunit ako'y narito upang palakasin ang inyong pananampalataya. Ako rin ay dumadaan. Ako rin ay humingi ng tulong sa Nazareno. Ngunit panibago na naman ito, Panginoon. Nagbubuntong hininga nga ako eh. Bagamat hindi nyo nakikita, meron akong face mask. Sige na po. Sige na po. Tayo po'y magtiwala muli. Tayo muli manampalataya. Ako po'y naawa sa mga sumusubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Hindi nyo nakikita yung nakikita ko. Walang laman ang simbahan. Nasaan yung mga tao? Nasa labas. Quezon Boulevard, Carriedo, nasa Miranda. Gusto nilang pumasok. Ano magagawa ko? Hatipo yung puso ko. Pasensya po, napahaba lang. Hindi ko malaman kung anong gagawin ko. Pagbigyan ko ang inyong debosyon. O kaya ako naman maiipit. Alam niyo naman ang Quiapo Church. Tayo po'y yung mata nasa atin. Eh kailangan sumunod ako. Di po ba? Ako po'y may mga taong naguutos sa akin. Eh kailangan sumunod ako. Pero susunod ako. Pero alam ko po yung inyong saloobin, ang inyong damdamin, ang inyong kagustuhan na mapalapit sa Nazareno. Siya ang puntulong natin. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, ni San Ignacio de Loyola. Paborito ko pa naman santo ito. Mga santo ang tumutulong tuwing may pandemya, lalo na si San Roque, San Juan Bautista. Ngayon ang ating special na araw. Nawa tayo po ay bukas tayo sa kalooban ng Diyos. Sa anuman ang pagsubok na nakalaan sa atin, magtagumpay po tayo sa dulo ng ating paglalakbay. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama kasabay ng ating mga panalangin. Ating tutugon po, makapangyarihan Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa inyong pamamaraan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahalagahan sa buhay upang makatulong na maitindig ang mundong nasadlak sa pagkakasala. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa pagpapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. At inawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang pagtago at pailalim na impluwensya ng kasamaan. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihan Diyos at Ama, habang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin, nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya nabubuhay at naghahari kasama sa Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maging kalugod-lugod nawa ang mga alay na aming inihahain ngayong si San Ignacio de Loyola ay ginugunita namin sa itinatag mong pagdiriwang na siyang batis ng tanang kabanalan, mangyari nawang kami maging banal na katotohanan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Ignacio de Loyola ipinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasaan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasaan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mo'y dito ay nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagay niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggantipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tumigil muna tayo pagdasal natin ang lahat ng mga yumao
sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo at pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Ignacio de Loyola, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Hesukristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban na kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Hesukristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungyan mo ng aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumayin po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa pag-ibig.
Manalangin tayo. Ama namin, mapagmahal ang paghahain namin sa pagpupuri, ng pagpupuri at pasasalamat ngayong ginugunita si San Ignacio de Loyola ay humantong nawa sa ikadarakila kailan pa man ang iyong kamahalan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos sharing aming mahinaing at sa tulong po niya ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo, inyong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maadya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabaspas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na pong Jesus Nazareno, iniyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan yung angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at asalan sa pamamagitan ng bendisyon ito. Naway maalala nila ang mga pangako na sabi niyang na ikaw na ibig at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po rin sa inyong pag-alisang kapayapaan ng Jesucristo. Salamat sa Diyos.